Tuturo ko ngayon kung paano gamitin ng mga ang tawag kasi dito sa ano na to, clipper. Kasi yung ibang barbero, ang tawag nila razor. Kasi ang razor talaga, yun yung pinaka ginagamit natin ng labaha. Bali ang labaha, yun razor yun sa English. Bali tatalakayin natin yun sa susunod na video ko. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo ang gamit ng bawat clipper na to. Itong nasa harap nyo. Unang-una, itong clipper na to. Ito kasi wool to. Dahil sa katagalan, almost 19 years ko na siya ginagamit bilang barbero. Kaya naging ganda siya, nawala na yung tatak niya na wool. Pero in the first place, ang pinakamagandang gamitin bilang barbero, ito to talagang ano, wool ang tatak. Tapos, mas maganda siya kung stainless ang ano niya. Ang pinaka... itong pinaka blade niya ay stainless. Ito yung pinaka maganda. Meron din na original na wool, okay din yun, kaso medyo maghahasa ka na maghahasa pagka ano, pero pag stainless medyo matagal bago siya hasain. Ngayon ito yung pinaka gagamitin natin sa mga ordinary na haircut, kasi itong ano na to, itong clipper na to, pang matagalan talaga siya. Bali ito, 19 years ko na siyang ginagamit. Tapos ito, bali, meron na akong Nebica. Ito yung bali, rewind na to siya. Maganda makina niya, pero rewindable. Pina-rewind ko siya, pero yung palo niya, halos singganda ng wool. Bali ito talaga, panggamit ko sa mga normal na pag heavy duty na gagamitin. Kunyari, gagamitin mo sa isang barbershop. Ito at saka ito, pwede mo siya magamit. Bali, tumatagal siya talaga siya. Tapos itong wall 300, meron akong wall 300 na gamit. Itong wall 300, isa rin to sa mga, kasi may pagkakaiba yun siya eh. Kung itong wall, ano to, super tapir, ito man na ibig ka, itong rewindable. Tapos ang wall 300, bali mas maganda talaga super tapir. Ito ang talagang pinaka the best na gamitin. Sunod yung mga classic, itong wall 300, yan ang maganda talaga na tatagal talaga siya. Subok ko yan eh. Tapos meron ako dito ang isang Kimi na binili ko, worth of 650 lang, gawa sa China. Pero ano rin siya, bali 6 months ko lang siya nagamit, hindi siya ganong katibay. Pero okay naman, kung sa ano, sa talim, matalim ang ano niya, blade niya. Pero sa tibay, hindi siya ganun ano, hindi ko siya ganun reconsider. Pero okay naman siya. Magagamit mo naman siya. Pero hindi lang siya ganun katulad ng may mga ano ngayon, parang T-liner na mga wall. Tapos yung mga ibang galing German, talagang subok yung kasi mahal naman kasi. Pero ano ko lang, payo ko lang sa mga ibang barbero. Bumili kayo dito sa Pilipinas. Huwag kayong bibili sa ano, sa ibang bansa. Kasi bukod sa kailangan nyo ng adapter, yung ano, yung palo niya parang hindi ganun kaganda kasi nagkakaiba sila sa ano eh, sa currency ng ano, ng kuryente. Kaya mas better talagang bumili sa Pilipinas. Tapos ito, yung mga ito pang gilid lang siya. Kung ano mo siya, gagawin mo siya. Meron din dito parang ano, plastic siya. Panggilid lang siya, pang trim-trim. Pwede itong panggamit na to. Tapos ito, ayan, panggilid-gilid. Pang trim-trim sa gilid. Ayan. Ito yan. Tapos meron akong ano, itong T-liner na to. Kulay, para siyang T. Ayan na, nakita niyo. Para siyang T. Tapos meron siyang maliit dito. Yung maliit dito, pang ano siya, pang line. Pag guguhitan mo, itong maliit na ito ginagamit yan. Yan o, nakita nyo, tumutunog siya. Ginagagamit ko to dito, bali, itong T-line na to, bali yan, nakita nyo. Yan, T-line na yan, pulido yan. Pag ito, ginamit nyo rito, talagang puputi siya. Puputi talaga ang ano, gilid niya yun. Kasi ito talaga pang fade. Ang ginagamit sa pang fade, itong T-liner.
Bali, meron tayong tinatawag kasi na low fade, mid fade, and high fade. Ito ang gagamitin talaga natin para mas maganda ang ano natin, pang gamit sa, kumbaga yung finishing ng ano natin, ng paggugupit natin. Tapos meron ako dito yung mga maliliit. Ganon din, pampaid din to. Pero ito talaga ginagamit ko pantanggal ng mga ano, yung mga baby hair. Maglalagay ka ng mga, ito mo yung mga baby hair dito. Sa gilid na yan, yan, binagamit ko to. Katulad nito, baby hair din. Nagamit ko yan dito. O ganyan, baby hair. Yan, baby hair, tanggal ng baby hair, baby hair, baby hair, baby hair. Ito, ginagamit ko to. Itong baby hair na to. Tapos, ito rin. T-line din siya. Parang T din siya. Ayan, ayan, T. Parang T din siya. Ayan, katulad niya. Kita niyo. Ginagamit ko din to. Panggupit. Parang parehas din siya halos nito. Magkaparas. Halos pareho lang sila dito. Parehas T siya. Ito yung mga pump feed natin. Yan ang ginagamit ko pump feed. Kasi pwede mo siyang gamitin ito pang paid, kaso hindi siya ganun ka kalinis talaga. Kasi kahit i-adjust mo siya, malalaki kasi ang ngipin nito eh. Hindi, iba yung ano nito, yung gupit talaga ng ganito kaysa dito. Kasi ang mga ngipin nito maliliit. Kung makikita nyo sa screen, maliit ang ngipin yan compare dito sa malalaki ang ngipin. Kaya ang palo nilang dalawa o yung paggupit nitong dalawang to, magkaiba sila. Kaya may iba-ibang function talagang bawat isa rito. Katulad nito, may iba-ibang function. Ito, ginagamit ko rin siya sa mga gilid-gilid, pang line. Kasi iba talaga yung marami kang gamit. Kasi pag marami kang gamit, yung pinakapulido na gawa mo, dun mo makikita. Yun yung binabayaran kasi. Pero kung magugupit ka sa mga 50-50, 60-80, pwede mo rin itong gumamit ng ganito. Kaya isang piraso. May isang piraso ko ng ganito. Kunyari, ganito. Kahit ano rito sa tatlong to. Tapos isang piraso nito, pwede na. Pero pagka magugupit ka sa mga Bruno, sa mga Titan, ganyan, sa Lakay, sa Vintage, kailangan mo talaga, ang gamit mo talaga, talagang ano, dekalidad din. Kasi ang customer kasi delikado. Kasi pagka mamahal ang, ano, mahal ang gupit, ang customer kasi, nagbabayad ng, ano, ng, kumbaga, exceed talaga. Yung, kailangan, kung magbabayad ng mahal ang customer, bibigyan mo rin siya ng, ano, servisyo talagang, tulad ng binayad niya. O, para, ano tayo, maging satisfied sa bawat isa. Meron ako ngayon ito, nakikita nyo to, itong tawag dito, pangahit. Tatatalagi ko sa susunod kong ano, susunod kong video. Kasi yung pagkakaiba ng ano, ng razor saka ito. O, sige guys, bye-bye na. Bali, step by step, tapos pagkatapos dito, tutulungan ko kayo sa razor. Sunod-sunod yun. Razor, tapos basic haircut. Bali ito, didire-diretso ko itong video na to. Tuturuan ko kayo step by step para matuto kayo na maggupit. Kasi almost 26 years na ako nagugupit. Dito sa Pilipinas, sa land base, sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Middle East. Hanggang sa napunta ako sa barko, nagugupit pa rin ako guys. Kumbaga, dire-diretso lang tayo kasi para sa anak buhay. Ngayon, gusto kong i-share yung aking nalalaman sa tagal ko kasi ang aking mga pamilya talaga barbero. Buong buhay namin siguro nakalaan na sa pagiging barbero. Kaya, alam mo, pag yung mga anak ko rin, i-ano ko rin, sasaling ko sa kanila, pagiging barbero. Kasi ito talaga, pagkakaano talaga sa akin, ito yung pinakabuhay talaga natin. Hindi ka mawawala ng pera pag isa kang barbero. Sige guys, bye-bye!